Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po sa ating channel. Sa video nito, kung mapapansin po ninyo, wala po tayo sa ating taniman ng mga gulay. Nandito po tayo sa ating pong ginagawang kulungan ng mga baboy. Dahil sa meron nga po tayong biik, ay kailangan po nating ayusin ang kanila pong mga kulungan para sa ganun po ay mailipat po natin sila. Ito po sa ating pong ginagawang bagong kulungan po ng ating mga biit. Halika na po mga guys, mga ka-farmers, samahan niyo po ako sa aking pong paggagawa at pagre-repair po ng aking kulungan po ng ating mga baboy. Ito na po yung ating mga biik, mga guys, mga ka-farmers. Pansamantala po lamang ito dito sa kulungan ito kasi ginagawan ko po sila ng ibang kulungan. Itong kabilang pitak po nitong aking alaga ng baboy ay ginagawa ko pong yung ang tawag po nila yung babuyang walang amoy, na ang beddings po niya ay mga ipa. Pero dito po sa amin, malayo po kami sa mga palayan eh. Dahil sa dito po ay ang marami po rito yung kusot o yung mga pinaglagarian po, yung mga ang tawag po ay kusot. Yun po ang mas marami po rito sa amin. Kaya ang ilalagay ko po sa ginagawa ko pong baguyan na walang amoy ang kung tawagin po ay kusot po ang gagawin ko pong beddings. Ito po, pakikita ko po sa inyo yung ginagawa ko pong kulungan po ng aking mga baboy. Ito po, ito po sa kabilang yun po yung ating mga biik, sa kabila po nakakulong. Ito po yung kabilang kulungan na kinoconvert ko po sa babuyang walang amoy. Ito po. Bali ako na rin po yung gumagawa kasi dati naman po ako ay nagagawa rin po ng mga ganito. Yan po. Kaysa kumuha po ako ng magagawa ay dahil sa ako naman po ay nakakagawa din naman po. Ako na lang po yung gumagawa. Yan po. Bali utay-utay lang po ang paggawa ko po rito. Yan. Bali, nilagyan ko na po ng division yan. Ito po yung magiging swimming pool nila. Yung sa may gilid po na yan. Yan po. At ito naman po yung beddings na lalagyan po natin ng pwede po yung ipa, pwede po yung kusot. Yan dito po. Yung kabuuan niya, yan po. Yung feeding area po niya dito po sa kabilang ito, yan po. Yan po yung sinisimulan ko na rin pong gawin. Dito po siya. So may lugar pong ito, yan. May extension po. Dati po yan ang kulungan po yan, hanggang dito lang po yan. So may nakikita po ninyong semento na yan. Yan, hanggang dyan lang po dati yan. Ito yan. Pang-sampu ang baboy po yan dati. Ang sukat po niyan ay 9 by 12 feet ang sukat po nito dati. Ngayon, mag-extend po nung dito sa lugar na ito sa para sa feeding area. Yan po. Ito na po yung beddings. Yan, sa lugar na yan po. Yan po yung pinaka beddings niya. Kaya yan po. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po tayong gumagawa rito. Yan po. Marami po pong gagawin. Pero ito naman po ay utay-utay lang po na gagawin natin sa matapos. Yan po. Para yung pong ating mga biik, yan, dito na po natin sila palalakayin. Yan.
pagka nagawa po ito at natapos, dito po natin sila palalakihin. Ito po yung ating inahin, mga guys, mga farmers. Yan po. Hindi, nataan na po yung tiyan niya. Mahigit isang buwan na po siyang buntis. Ayan, mga guys, focus muna po tayo rito para sa susunod na lang po yung sa ating pong mga gulayan. Next na upload ko na lang po kasi nakapokus muna po tayo sa paggagawa po nito, mga guys, mga farmers. Para mailipat po agad natin yung ating pong mga biik dito, ay tatapusin po muna natin to. Flooring na lang po tayo dyan sa lugar na yan para yung paliguan po ng ating mga biik or baboy. Ito naman po, huhukayin pa po ito. Yan po. At yan po, ito, asintahan po ulit natin yan hanggang dito. Ito sa feeding area. Yan po, mga guys, mga ka-farmers. Ulit po ulit natin paggagawa dito po sa ating pong kulungan po na ating mga biik. Yan po, mag-aasinta na po tayo ng hard blocks. Tapusan ko na po na hukayan. Yan po, nilagyan ko na rin po ng bato maliliit para yung pong pinakaputing po nila. Pinakaputing po ng ating hollow blocks na ilalagay. Yan po, mga guys, samahan niyo po ako sa aking paggagawa ng ating pong kulungan ng ating pong mga biik.